Wanna hear some eargasm? To those who are not aware, we are very lucky that we have a showroom of Harley Davidson here in Cavite along Aguinaldo Highway, Imus, besides MG Motors. And FYI lang, no, there are only 5 dealerships here in the Philippines. So samahan nyo ako, alamin natin ano bang meron dito sa kanilang showroom. Dahil medyo mainit rin dito, tara! Car buddies, so welcome to another special episode of Car VPH. And once again, I'm Mela Subeya, one of your Car VPH angels. And for today's video, instead of 4 wheels, 2 wheels naman ang isa-showcase natin. And sa mga car buddies natin dyan na kinukonsider na bumili ng 2 wheels, tara, samahan nyo akong i-explore tong Harley Davidson. So before we start, let's have a short history of the Harley Davidson. As their name implies, Harley Davidson was founded by 2 childhood friends from Milwaukee, Wisconsin, USA, William Harley and Arthur Davidson, who started developing motorcycles since 1903. But their first production bike, the Harley Davidson model No. 1, was released in 1905, and it has 440cc with 4 horsepower, really, and a top speed of 56 kilometers per hour, and that can be purchased for $200. During World War I and II, they supplied the U.S. Army with their motorcycles, and the U.S. Army and Navy gave them the Award of Excellence for their war efforts. Being made in America, its popularity was boosted by the iconic Hollywood movies such as Arnold Schwarzenegger's 1991 Fat Boy in Terminator 2, Indiana Jones, Wolverine, Nicolas Cage Ghost Rider with his custom-made Harley Davidson chopper. And aside from motorcycles being sold here, they also have merch, parts, and accessories, and we will take a look at that later. And first, let's have a conversation with the bosses of the Harley Davidson Cavite. So tara, let's go upstairs. Parang dapat yata ikaw nang dito kasi mas maganda kayo. Ako nakatakot dyan. Diba? Yan, no? There you go. Anyways, ayan, so now I'm with the general manager, Sir Bob. Would you like to invite the... Thank you very much for that introduction, Bea. And I would like to thank each and every one of you watching us now for taking the time to take a look at Wheeltek Harley Davidson of Cavite and the products and what we have to offer, including service, and of course the beautiful people here manning the dealership. So at your convenient time, we are located here at Aguinaldo Highway, Anabu 2D in Imus. Please do check us out, and we'll be glad to help you and assist you in any way we can for your Harley Davidson needs. All right, thank you so much, sir. May I have one last request? Oh, sure. Can I have you do this sign, please, with your fingers? This one? Yes, this is our company sign, W for Wheeltek. Thank you very much, guys, and thank you, Bea. Please thank do you. Visit us again soon. God Bye-bye. Bless. All right, so now I'm with Ma'am Louise, the sales and marketing manager here.
Ayan, ma'am, meron lang akong few questions regarding the dealership. Okay. I do believe na this is the only Harley Davidson here in Cavite, right? Yes, in the south. And tama ba na limang dealership lang po ang meron dito sa Philippines? Yep, there's five. We have one in Davao, Cebu, and then Pampanga, Manila. Manila and BGC is one. So, okay. Isa yung sa atin. Alright. And since ito lang po yung sa Cavite, kailan po na open up itong showroom? We opened our showroom September of 2019. So, almost 4 years na rin tayo. Merong impression sa Harley Davidson na bagay lang daw to sa mga old oldies. Nako, we get that a lot. We get that a lot. But Harley kasi is now developing units. I mean, that's good for young adults. I mean, we cater for young adults also. We have 21-year-olds who's getting fat boys and fat pubs. So, it's really not ano for oldies. I think ayun, sa mga movies at ato mga yes, yes. Well, yun nga ang sinasabi namin eh. It doesn't matter what you ride now. It may be sports, adventure, but you would want a Harley in your garage one day or someday. You may not want it now, but you would want a Harley in your garage one day. And how unique Harley Davidson from the other motorcycle? Harley Davidson is iconic yan eh. Actually, yun nga sinasabi namin, we're not selling motorcycles, we're selling the lifestyle. We are Harley Davidson is celebrating 120 years this year. So, meron tayong homecoming sa Milwaukee, US this July. So, since 1903, nandito na si Harley. Once you see a Harley sa expressway, or you see basta yung tunog pa lang ay mapapalingon talaga yeah yung trademark na tunog yung potato yes. potato di ba malalaman na oh that's a Harley yan di ba you see a bike na medyo naka 8 bars yes, that's a Harley before pag nakakita ka ng big bike alam mo kahit hindi siya Harley Davidson Harley ang so yun ang ano ni Harley eh. It starts with a shirt with a cap mm-hmm. But eventually, pagka ko talagang motorcycle enthusiast ka, Harley bike. Davidson. Yes. The motorcycle bike. Yes. Ayan. And that's all, ma'am. I would like to take this opportunity to thank you, ma'am. Thank you. Thank you for having us. And thank you for coming over. So, if you guys want to visit us, just come to the store, to the dealership. We are located along Emilio Aguinaldo Highway, Anabutudi, Ingus, Cavite. And just look for us. Have coffee. Coffee's on us. So, yun. So, since this is our first time reviewing two wheels, no? Hindi naman talaga kami bike expert. So, tawagin natin si Sir Rodge, kanilang sales executive. Ayan, Sir Rodge, sasamaan mo ka dito. Ayan, meron lang akong mga questions, Sir Rodge. Hello, good afternoon. Ayan. So, ano ba yung mga price range ng mga bikes natin dito sa Harley Davidson? So, price range ng ating mga Harley, syempre, we all know Harley is a medyo high-end brand. So, definitely, pinaka entry level namin is 990. So which is yung ating Nightster. Mm-hmm. And then meron tayong dito sa branch namin is yung Road Glide which is 2,070,000. Mm-hmm. But meron pang mas expensive sa kanya which is yung CBO which is custom CBO. Vehicle operations. Mm-hmm. So nagkakahalaga siya ng 5 million plus. Amazing, right? Aside from cash, sir, ano pa po yung mga mode of payments na dito? Mode of payments, oh, yun. So, we do accept cash. We do have financing. Meron kaming sister company na si RBO. And then, we do accept credit cards also. Street payment.
And since ganun nga yung mga price range ng ating mga bikes dito sa Harley Davidson, mahirap ba yung maintenance and parts ng Harley Davidson na bikes? Good question. Merong mas makakasagot niyan. Siyempre, lalapit tayo sa mga specialist kung sa parts and sa service. Siguro later on, we will talk about it doon sa baba. Pag tour natin. So, alright. Sige, mamaya sir, daan na natin yung mga specialist na yan. But before that, tingnan muna natin yung mga naka-showcase na motorcycle bikes dito sa kanilang showroom. Okay, so sir, let's start off with the tour. Ano po ba itong bike natin dito? Yes, so we have here the Nightster. Ito yung sinasabi ko kanina sa'yo na entry level namin, which is 990,000. So this is 2023 model. So if you will compare, medyo iba na yung looks niya doon sa 2022. And then, yan, punta ka full LED na siya. As you can see, itong bike na to is medyo modern na siya. Modernized na siya. So, ayan. Ito yung pinaka-entry level namin. Sa Vivid Black, yan, yun yung price ng 990. Mm-hmm. But, pag may color, you need to additional of 20,000 pesos. So, okay. Magiging mag-additional lang pa, yes. Pag ibang color ang gusto, alright? So, ito namang nasa left side ko. So, dito naman tayo sa left side. Ito rin is one of the Vivid Black Sportster S. So, ang price niya naman... Sports bike din siya, no? Yes. So, ang price niya naman is 1,160,000. Eh, sorry sir, ilang cc to? This one is 1,250. So, ito pala is 975. So, ito na yung pinakamababa na yun. Ayan yung pinakamababa. Displacement as of now. Grabe, 900. Tapos, 1,250. Same with this, the blue. Ayan. So, this is Sportster din. Ah, ito? Yes. Sports bike din siya. Ang lapad ng gulong, no? Yes, ayan. Lapad siya. Kaso ito is single-seater lang talaga siya, as you can see. Oo, no. Ayan, no? So, hindi siya pwedeng angkasan. Pero itong dalawa? Same. So lahat sila dito, single-seater, yes, lang? Kung gusto niya naman na, may back ride. May back ride, we can order naman pillion seat. Okay? Dito lang sa model na to? Yes. Or sa lahat? Actually, we can customize naman na lagyan to. Kaso, if you gonna, hindi na siya masyadong bagay sa hindi siya mabagay doon sa looks niya. Dito pwede pa. Yes, dito. Actually, meron tayong Nightster special. Unfortunately, wala yung display ngayon kasi na-event ako na siya kahapon. Wow. Oo. Congrats. So, ano yung special na yun? Yung special na yun, so kung ano yung meron dito kay Sportster S, like yung cruise control, heated grips. So, okay. Meron na rin siya kasi ito, normal, normal. Kumbaga normal functions. Yes. Okay. Siya, si Nightster special, meron na siyang pillion seat, meron na siyang foot peg, naka-full LED na rin siya. Unlike dito kasi na may analog pa. So, yun yung difference niya. Ang difference niya... Oo nga, naka-LED, yes, na yung sa magkabila. Ito naka... okay. So, yun yung difference. Tapos, 40,000 difference ng... yung special. Nightster special. Alright. So, punta naman tayo doon. Okay, doon tayo. Okay, dito naman sir. Anong meron dito sa model na to? 120 years ni Harley Davidson this year. Mm-hmm. So, meron kaming mga limited edition na merch, motorcycle, at saka cups, t-shirts. So, helmets. Helmets. So, ito yung pinaka-highlights namin dito. Ito yung Heritage Classic na 120th edition. Ang pinaka-special sa kanya, this is 129 over 2,000. Units. So, very limited lang siya worldwide. So, ayan. So, nung makikita nyo siya, yung kulay niya is red, tas naka-chrome. Tapos, yung mga merch, mga caps, to polos. Ayan. So, mostly pare-pareho sila ng kulay. So, ilang cc to, sir? This, 114 inches. Cubic inches. Pero if you will convert sa CC, 1,800
68. So this one is ano pa, no? Available pa, no? Yes, this one is available pa here in ano Harley Davidson of Cavite. Ayan mga car buddies, baka interested kayo. And ano nga ba ang ating price dito sa... Oh, this one, 1,770 yung kanyang retail price dito sa Pilipinas. All right. Okay. So, let's proceed to the other models. As you can see, dito yung iba pa nilang merch, no? Ito yung mga t-shirts, yung cups, and balaklava. And ayan, ano nga ba itong model natin dito, sir? Ayan, so ito yung iconic bike natin. As we all know, so ginamit to ni Arnold Schwarzenegger sa Terminator. Hmm. So, ito yun. So, ang price range niya dito sa Philippines is 1.540. Ito, sir, ilang cc naman to? So, same with Classic Heritage, 114 din siya. And ito, available pa naman to, yes, sir? Yes, available siya. And meron tayong available na color na blue dito, mm-hmm, which is yung nandun sa baba naka-display. May additional din yun, sir? Yes, meron din. So, 20,000 din ang additional. Alright, so baba naman tayo dun sa iba pang models. May ano pala, tag dito, kasi may mga nagtatanong, mm-hmm, ano ba yung seat height niya? Okay. Paano ba siya pag sinakyan? So, mm-hmm, ganyan. Mm-hmm. So, siyempre sa height ko, 5'7", perfect yung sitting position ko para, mm-hmm, dito. At least, nakababa yung ano. So, naka-flat. Yes, naka-flat foot ako siya sa kanya. Hindi naka-tipto, no? Yes. Ito siya pagka ito yung sitting position niya kapag sinakyan. 5'7 ka sir, no? Yes, so ayan. So, very so, flat siya. 5'7 so, si sir. Naka-flat. Siyempre, ano, pizza Filipino size, 'di ba? Nag-o-offer din ba kayo ng test drive dito, sir? Yes, wait, nag-offer kami, pero as of now, medyo wala pa. Siguro we can post it on our social media account kapag available na ulit yung demo units namin for test ride. Okay. So nagpapa-test ride. Nagpapa-test ride kami. Para at least before they buy the bike, so ma-feel muna nila yung comfortability, yung durability ng bike, tapos yung ganda ba ng naka-Harley. All right. So proceed naman tayo doon sa other models sa baba. Tara. Tara, sir. Ano bang model natin dito sa baba? So, ayan. So, syempre, meron na tayong mga... Pan-America luggage. Yes, new models ng Sportster, Nightster, syempre ito yung mga for new generations na, di ba? So, medyo sports looking. So, aside from that, meron din tayong adventure. So, this is the adventure bike of Harley Davidson. This is Pan-America. Pan-America. Okay. And two-tone siya, sir, no? Yes. Medyo nakalimutan ko sabihin kanina. Aside from vivid black and then the color, meron din pala tayong two-tone na tinatawag. So, ibig sabihin nun, dalawa yung kulay na nasa motor. Uh-oh. Kung sa black, may additional na 20,000 for color. And pag two-tone, expect natin, meron ulit na additional. So, this one, ang price nito is 1.630. And ang CC nito is? 1,250 rin. So, this one is also a Revolution Max engine. So, sa Revolution Max engine, meron na tayong radiator. Kasama yung Nightster at saka yung Sportster. Ito yung mga bagong modelo ni Harley Davidson. Ano, laki, no? Mm-hmm. Usually, sir, anong height ang ano nito? Medyo may kataasan tong adventure natin, no? Siyempre, normally, sa adventure bike, talagang kailangan medyo mataas yung ano niya. Kasi, since sa rough road, usually yung mga nadaanan na perfect para sa kanya, so kailangan medyo mataas. So, on my experience kasi, sitting Pan-America, sakto lang naman sa akin na kaya ko siyang i-drive. And I heard ang adventure bike, medyo comfortable naman siya. Yes, gamitin, of course. No? Kahit medyo bulky siya konti. Mas ano siya, mas maganda siya, especially long ride. Or may plan ka mag Philippine loop. Oo, Philippine loop, yes. So, this is perfect motorcycle. Okay, so regarding dun sa question mo kanina, Miss Bea, yung sa parts, yung availability, at saka gaano katagal if i-order. So meron tayong mga perfect na tawa na mga kasagot para doon. So let me introduce to you
Dito pa tayo. Si... Right. Si Clark. Interviewin natin si... Sir? Si Clark. Clark. Sir Clark. Hello. So, ayan. Yung question mo sa akin kanina. So, yung mga parts ba ni Harley Davidson, is it madali lang mahanap or mabilis pa yung process? Paano ba? First things first, good life, good morning po. Ang parts accessories natin, any bike, no, like sports dress, like yung mga family natin, like touring, Softail, and Revolution Max. Ang availability ng parts natin is hindi naman ganun katagal. So usually, we have fast moving parts. So may mga client kasi na kukuha ng unit. Gusto nila may mga updated parts na i-install bago i-deliver or bago nila kukunin sa motor. But not all the parts are available. So usually, yung mga series of parts. In-order ka pa sa... Yes, order talaga yung process. Mm-hmm. Well, yung parts kasi natin is from Singapore. Mm-hmm. Okay. So mabilis siya, mm-hmm. actually. So maximum talaga of 3 months. So that depends on the parts and accessories, kung anong gusto ng client. Kasi we as Harley employee, we... provide kung anong talagang gusto ng client. Kahit anong gusto nila, then we provide for them. Right. Thank you so much, yes. Sir Clark. Yes, ma'am. So, ayan, nasagot na yung question natin sa mga parts. So, let's proceed sa other models pa. So, sir, balita ko ito yung pinakamahal yung model, right? Yes. Right now, here in Harley Davidson Cavite, ito yung may pinaka-expensive namin na unit, which is 2,070,000. Ito yung street glide. So as you can see, magkaiba siya ha. Mm-hmm. Magkaiba siya. Aside from color, magkaiba rin siya ng model. So ito is road glide special. So price range naman ito is 1,970,000. So medyo malaki yung difference ng price nila. So ayan, so makikita niyo dito, headlight is ayan, magkaiba talaga. Magkaiba. So this is our touring bikes. Touring bikes, yan. So, ano ba pag sinabing touring bikes? Touring bikes, yun normally... Chill ride? Chill ride lang. Para ka lang... Alam mo yung gusto mong ikutin yung provinces na naka... Chill lang, yung gano'n. Ganong ano lang siya, pang touring. Parang very modernized na yung ano niya. May speaker pa dito. Yes. May dalawang speaker pa siya dito. Both naman siya. Pero ang pinagkaiba niya rin, kung mapapansin mo, napansin mo ba ma'am? Miss Bea, ito. So yung manibela nito is gumagalaw. Okay. I mean, hindi kasama yung kanyang okay. Oo. Kasama kasi yung ano. So ito naman kasama na sa manibela na gagalaw. Ay. Sorry. Na nagagalaw. Oh, yan. So, kasama na siya. Alright, so, ayan. Let's proceed dun sa maintenance naman, sir. No? So, yung question mo ulit sa akin kanina. Yes. Sige. So, again, welcome back, Sir Clark. So, ngayon, sasagutin naman niya yung about sa maintenance ng mga motorbikes. So, sir, itong mga motorbikes ba natin is parang ang maintenance is sa, kumbaga sa four wheels, di ba, may BMS. Ganun din ba sa mga motorbikes? Pag sinabing PMS, so it's a general term, but when it comes to Harley, so magkaiba siya. So it's a one word. Pag sinabing PMS, pasok agad sa isip natin na change oil. Mm-hmm. But Harley has its own program when it comes to PMS. If the bike is brand new, they should know that first 1,600 kilometers, they should go back to the dealer. Kasi yung the oil, factory oil is different from the second time na kailangan mo mag-change oil for the first time. So it's very important na you should go back to the dealer para ma-change yung oil, so yung PMS. So we have to change the oil, we have to change the oil filter, and then we have, so important that we have to re-torque all the bolts and nuts. So yun ang mandatory talaga kasi Harley is a Harley, so of course there's the vibration is there. Mm-hmm. So it's so important na yung service talaga na kailangan mong bumalik
sa dealer kasi we need to retort all the bolts, check all the tension belt. Yung tension belt kasi yung sa, kasi yung Harley is not a chain drive. It's a belt drive. And yung iba magtataka, belt drive parang hindi matibay ah. So, ang component po na ginamit dyan is yung ginagamit sa bulletproof. So, matibay siya. So, like, I know some people na they have Harleys in Cebu. It's a 1980 Harley, but the belt drive is still there. So, ganun siya katibay. And in the second time around, babalik ka or it's either 6,000 siya or 5,000 or 6 months, which comes first. So, magtatanong ka, oh sir, hindi ko naman ginamit yung motor for a couple of months. Hindi naman siya nag-accumulate ng mileage. Ba't kailangan bumalik? So, it's so important kasi like, we are in a tropical country. Mm-hmm. Pag ang bike, matagal siya naka-standby, the oil is still there. But yung viscosity ng oil, lumalabnaw siya. So, that's why, kailangan mo bumalik after 6 months or ma-accumulate mo yung 6,000 miles or kilometers sa bike. And napaka-importante din na we have to run, hindi lang sa i-check dito, but we have to run it. So, ginagamitan namin siya ng DT2, yung computer namin, na siya lang mismo makakabasa dun sa condition ng bike. Kasi ang Harley is, has his own trouble codes. So, hindi malalaman ng iba, kaya napaka-importante pagka meron kang Harley, it's so important you go to the dealership. Kasi kami lang talaga ang merong authorized to read kung ano yung problem ng bike through the BCI. High tech pala ng yes, hindi. Yes, correct. How about the warranty, sir? Warranty natin is 2 years, you know. Kailangan pagbago yung bike, you have to be careful of putting some accessories na hindi naman para sa doon. Okay. Like I have experience bumili ng bike, nagpakabit ng muffler, nagpakabit ng ilaw sa labas. So, nagka-problema yung electrical. Kasi, yung Harley, hindi siya pwedeng magpuputol ka ng wire. Kasi para siyang may brain. Mas matalino pa sa tao yan. Pag kami pinutol kang wire, naglagay dyan ng, nagputol ng wire, naglagay ng auxiliary, madidetect ng BCM, magkukos ng problem sa motor. Kahit maliit lang na wire. So, kailangan, kung meron kang something na ipalagay, kahit aftermarket siya or Harley products, you should go to the dealer. Kasi kami, yes, kami ang nakakalam kung anong nababagay para sa unit mo. So, ganun ka-importante yung Harley. Dito kasi, pagka once pinasok yung bike mo sa dealer, lahat chine-check yung tread ng gulong. We will advise you na, oh sir, after 1,000 kilometers, you need to change your tire. So dito talaga, it's process talaga yung Harley. We don't want our customer na pagdating ng araw yung pagsisisihan na lang niya. So we always advise them na talagang if you buy a product, you should buy a Harley. So although it's expensive, but yung pinag-uusapan natin dito is yung durability and yung ano ng products, yung tibay niya talaga. And of course yung service nyo rin dun. Yes, ang service. So anyways, thank you so much for that very specific answer, Sir Clark. Talaga namang, ikaw talaga ang very special person for that question. And Sir Rog, and the pressure is mine. Sir, baka gusto nyo ibigay yung contact details nyo? Oh, sure. Sa mga gustong pumunta rito, Wheeltek Harley Davidson of Cavite is located along Imigo Aguinaldo Highway, Anabutu, Imus, Cavite. If you need inquiries for motorcycle, may mga questions kayo through Moto Payments, so you can contact me at 09533826364 and my Viber number is 0977463950. So binigay ko na rin naman kay Miss Bay yung contact number ko, so sila na yung bahala na i-post. Yes, we will flash it on the screen and let's proceed to the thumbnail. So we're done reviewing the Harley Davidson's motorcycle bikes, and before we end this video, I'm with Sir Dave, the marketing assistant. Sir, baka gusto mo sila yung bike?
Yes, for the viewers and followers of Carview PH, you can come here anytime. We're open Monday to Saturdays, 9 a.m. to 6 p.m. So come, shop in. Alright, thank you thank you much, sir. And isa-shout out ko lang again yung M Food Line PH, MJ's Trading Kids Clothes, and yung Neon Text Apparels. Thank you so much for sponsoring my outfit. And ipa-flash na lang namin sa screen yung kanilang mga social media. Alright, and once again, please don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel, Carview PH. And hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga susunod naming videos. So, see you on our next videos! Sport!